Hi guys! Happy New Year! Ayan guys, siguro mga more than a year or almost 2 years po kung hindi gumawa ng video kasi nagbisibisihan tayo. Ayan, pero ngayong nasa bakasyon ako, gusto ko pong gumawa ng video tungkol po sa aking pag-uwi. Kung ano ang aking mga naranasan or kung ano yung mga papers na aking inihanda. Kasi katulad din ninyo po ako na maraming katanungan, nalilito or nasistress kung ano yung mga papers na dapat kailangan sa pag-uwi sa Pilipinas. Siguro mga 1 month before ako umuwi, nagsisearch po ako sa YT kung ano ba talaga. Kasi hindi po ako dumaan sa agency, hindi katulad ng pumunta ako ng Thailand, dumaan po ako ng agency, so walang kahasol-hasol. Nakapasok ako ng Thailand na walang cheche-boreche. So sa Pilipinas kaya, ang sabi ko, ano kaya ang aking ihahanda? So, nung nagsisearch na ako, marami akong mga vlogger na nakita, nag-update kung ano yung nangyayari sa Pilipinas, kung paano magpa-register, ganito-ganyan. So, nakita ko yung isang vlogger na sabi, dapat nasa protocol na dapat mag-download po tayo ng Trace Mobile app. Dapat, sa isa namang vlogger, dapat i-update natin po yung EHDC 24 hours before your flight. Kahit may One Health Pass ka, dapat i-update mo yon. So, 2 days before my flight, nakita ko sa isang vlogger na dapat meron kang travel insurance. Kahit sa mga comments, sinasabi nila na make sure you have travel insurance. So, ang sabi ko, baka nasa protocol na yung travel insurance, pero hindi ko naman nakikita sa ibang mga vlogger na sinasabi yung travel insurance, guys. So, nalito ako. So, ang sabi ko, ano ba, saan ba ako kukuha ng travel insurance? Philippine travel insurance or Australian travel insurance or from abroad? So, ang sabi ko, bahala na kung wala akong insurance, kung hindi ako kumuha ng Philippine travel insurance, meron naman akong Australian. Kumuha naman po ako ng yung insurance galing Australia. Tapos tayo nang mag-check-in po ako sa Thailand kasi nagstay po ako sa Thailand ng 1 week. So doon ako nang galing nang pumunta dito sa Pilipinas. By the way, dumating po ako ng Pilipinas January 1. So nang mag-check-in ako, yung hinanap sa akin ay One Health Pass, RT-PCR test result na negative, at saka kung foreign passport yung gamit mo, magdala ka ng old passport, old Philippine passport, or birth certificate. Hinahanap po yan kung mag-check-in ka, yung old passport or yung birth certificate mo. Ayan, so pagkatapos kong mag-check-in, pumunta na ng immigration, pumunta ng custom, ayan. So, nang mag-boarding na po ako, may nakita akong mga kababayan natin. Siguro nag-layover sila from another countries. Nakita ko yung hinanapan po sila ng One Health Pass at PCR test. Ayan guys. So, wala namang problema. Pumasok tayo sa eroplano. Nung dumating tayo dito, nung maglapag tayo dito sa airport, paglabas ng eroplano, nandyan agad yung mga Coast Guard guys. Nandyan sila para gabayan tayo kung saan tayo pupunta, kung ano na, what's next, ano na ang ating gagawin. So paglabas mo, tatanungin kanila kung OFW ka or non-OFW. Kasi pag OFW ka, bibigyan ka nila ng maliit na papel. Siguro ano yun, isulat mo yung mga personal information nyo. Tapos, pagkatapos nyan, ipapasok ka nila sa isang room. Tapos, sasabihin nila na i-prepare mo yung One Health Pass mo,
kung may vaccination certificate ka or card at saka yung RT-PCR test mo. Pagkatapos nun, magtatanong lang sila guys kung saan ka, kung saang bansa ka nang galing, kung ilang bansa yung dinaanan mo bago yung Pilipinas, yun lang, kung buntis ka, kung may mga symptoms ka, yun lang ang kanilang tinatanong. Pagkatapos nyan, punta ka na ng immigration, kung foreign passport yung dala mo, dito ka sa kanan, kung Philippine passport ka, dito ka sa kaliwa. Pagkatapos nun, kukunin mo na yung bag. May mag-assist sa'yo kung OFW ka, doon ka sa window na pang OFW or doon ka sa non-OFW na window, doon hahanapin nila sa iyo. Dahil ako ay non-OFW, hinahanap nila sa akin ang One Health Pass at saka yung bookings ko po sa hotel. Yun, hinahanap nila, tapos pag binigay mo na yon, pupunta ka ng isang window at may sinusulat sila doon sa maliit na papel kung saan ka magpapa-quarantine, tapos ibibigay mo sa isang coast guard, tapos kung may sundo ka, tatawagin nila yung iyong sundo. Kung OFW ka, bibigyan ka nila ng pagkain at saka tubig before lumabas ng airport at pumunta sa iyong shuttle bus. Kung wala kang sundo na mga non-OFW, meron po tayong mga taxi, yellow taxis outside the airport. Ayan. So, yung EHDC, wag po tayong magpaka-stress kasi marami po akong nakikita na mga comments na, "Hay, nandito na ako sa airport, pero hindi ko pa rin ma-download itong aking vaccination certificate or RT-PCR test result. Hindi ko ma-download, paano na ito?" Huwag po tayong magpaka-stress. So, one tip po, mag-print po tayo ng ating mga papers. Kasi, hahanapin nila yan. Okay rin naman kung kahit naka-screenshot sa iyong cellphone, pero mas madali po kung meron kang mga hard copies. Ayan, yung mobile trace app, hindi po yan na-mention. Wala po yan. Yung trace mobile app, wala po yan. Although nandyan sa kanilang protocol, hindi naman po nila hinahanap. Tapos yung travel insurance, wala naman po yan. Hindi nila hinahanap. Pero para sa akin, mas mabuti kung meron po tayong mga travel insurance, lalo na sa ating mga non-OFW na katulad ko, na tayo ang nagbabayad sa ating quarantine facility sa ating hotel. Ang news ngayon, marami pong nagpapositive sa mga hotel or quarantine facilities. So, kung ikaw ang nagbabayad ng iyong hotel, kung nagpositive ka, another 10 days po guys. Another 10 days na maka-quarantine ka. So, magkano na yun? Ayan. Malaki-laki ang iyong babayaran pag nagpositive ka. So, kung may insurance ka at covered yon, so okay. Pero kung wala, ayan, sa sarili mong bulsa, kukunin yun guys, ang iyong ipabayad. So, ang ipiprepare mo ay yung RT-PCR test. Make sure na hindi lalagpas sa 72 hours. Tapos, yung One Health Pass at saka vaccination certificate kung meron man. Kasi kung wala ka, magsistay ka sa quarantine ng 7 days or 10 days. Hindi po ako sure. Kasi kung meron kang vaccination certificate or card, 6 days. Yun lang po. Sana nakatulong po ako. Sana nalinawan yung ating mga katanungan. Nasagot ko po ang iyong katanungan. Ayan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Please subscribe po. Share and like. Ayan. Makita-kita po tayo sa next ko ng mga videos. Bye-bye na po. Thank you. Bye-bye.